Magandang araw mga amisis. Nandito ngayon tayo sa Laura's World at samahan niyo kami sa bago naming vlog. So mga nakaraang video natin, madami nagtatanong at madami nagsasabi na paaganda ng ating mga saging, napakahusay. Madami ding nagko-comment, pinupuring ating sistema. Ngayon, may mga nagtanong din, isang kaalaman lang, bakit nga daw ba pinuputol o tinatanggal yung puso ng saging sa mga tulad nitong ganitong klase ng saging, yung hindi saba. So, ayan, kung makikita nyo, itong ating malaking bungang ito, wala na yung puso ng saging sa dulo. Pero ito, itong bago nating sibol, ayan, may puso pa yan ng saging. Pag saba, ayan, tinatanggal din ang sasaba, pero ito, tinatanggal nga din ang kaibahan lang sa saba, kinakain yung puso. Itong mga gantong klase ng saging, hindi natin siya kinakain yung puso. Ayan. So, balik tayo sa katanungan, bakit ba daw tinatanggal itong dulo ng yung puso ng saging? Ayan. So, base sa aking kaalaman, sa sabi ng matatanda, tinatanggal itong puso ng saging para mas lumaki itong itong saging na bunga. So, kung makikita nyo, yung dulo ng saging, yung dulo ng bunga ay yung puso, darating siya sa point na maliliit na yung yung nasa dulo niya. Ayan. So, yung maliit na yan, yun yung pinakahuli ng part. Hindi nalalaki nga yung mga susunod na bunga niya. So, ibig sabihin, wala nang bali nandito sa ilalim niya. So, since nandyan siya, kumukuha din siya ng nutrients para magstay doon. So, kaya natin siya tatanggalin para mapuro yung nutrients doon sa mga saging sa taas. So, simula sa taas hanggang dito sa pinakahuli, sa natin pinuton, nasosolid na lang yung nutrients instead na pupunta pa doon sa dulo ng saging yung puso. So, yun po ang dahilan natin. So, ibig sabihin, in short, kung kaya natin tinatanggal para ang bunga ay tumaba. And so, yun po ang purpose nun. So, paano natin malalaman na pwede nang tanggalin yung puso ng saging? Ayan, malalaman natin kung pwede nang tanggalin kapag kita nyo wala nang kasunod. Halos wala nang susunod dun sa pinakadulo. Ang mangyayari kasi niyan, hahaba lang yan ang hahaba hanggang sa dulo, pero hindi mawawala yung puso kahit hanggang sa gumulang yan. So, kung makikita nyo, may space pa dyan, pwede natin siyang tanggalin. Lento. Ayan. Ayan, sa ganyang paraan, mabilis tataba yung natin. Yung saging. So, yan. Tulad yan, mga amisis, ito ay hindi saba dito sa Batangas, hindi natin yung kinakain. So, wala na yung value sa pattern natin. Ayan po. Ayan. Ano naman ang itsura pag hindi tinanggal ang puso ng saging? So, tulad nito, ito po ay saging na hindi natin tinanggal kasi medyo mataas siya. So, makikita nyo, yan. Medyo payat yung anyang bunga, pero mas, kumbaga kung tinanggal yan, mas may itataba pa yan. Pero hindi din naman gaanong kasama yan. So, sa gubat kasi, yung mga saging, hindi naman tinatanggalan yan ng puso. So, ayos din naman ang bunga nila. In short, para lang ma-maximize natin yung bunga, kaya natin tinatanggal talaga. So, makikita nyo, hahaba lang talaga yan. Yan. At hindi mawala yung puso. So, hanggang sa maging magulag na yung saging, maging hinog na yun, nandyan yan. Kung hindi natin gagalawin. So, paano mga amisis? Hanggang dito na lang tayo. Sana may natutunan kayo sa videong ito. See you sa susunod na ating video. Sana ay mabigyan pa namin kayo ng mas magandang mga information about dito sa aming mga alaga sa paligid. Paalam!